Hello everyone. For this interview, I invited a Filipino fashion designer based in Los Angeles and a product of Project Runway Philippines Season 1. Please welcome Veejay Floresca. Hi, Veejay. Hi. Hi, Tito Kata. Kumusta? Eto. Uy, nagkita kami ni Bessie kahapon sa Oh, that's good. Sa ano, dun sa audience with the First Lady. Nakakatawa. Kumusta? Babalik daw siya dyan, di ba? Ngayong March. Babalik na daw siya sa New York. Yes, oo. Sabi, ang tagal niya na nga siya. Oo nga eh. Kami. Sabi niya, parang nakadalawang extension na siya. So, babalik na siya dito sa US. Pero i-interviewin ko din yan bago umalis. Bago siya umalis, interviewin ko din habang nandito siya. Diba? DJ, nagtapos ka ng ano, no? Ng fashion design course sa LaSalle, no? And then, kumuha ka rin ng the same courses dyan sa abroad, no? Kasi based po siya sa Los Angeles. Nung bata pa ba, bata ka pa ba, talagang fascinated ka na sa fashion? Yes, Tito Kata. As in, nung bata pa lang talaga ako, hindi talaga yung parang fashion design yung gusto ko. Pero naalala ko talaga nung bata pa talaga ako, I'm very creative na. Like, ang mga favorite classes ko before, yung mga art-related classes. Tapos, di ba, sa Philippines, meron tayong mga sewing classes na nananahin tayo. Tapos, minsan pa nga, di ba, separate yung babae at saka yung lalaki. So, yung mga babae, sila yung nagko-cross-stitch. Tapos, yung mga lalaki, carpentry. Nalulungkot ako kasi gusto ko talaga jumoin sa mga nagko-cross-stitch, sa mga nananahin. So, talagang bata pa lang talaga ako, nakikitaan na ako ng potential na mahilig talaga ako sa something na very creative. Sa kaya arts. Yun, nung nagkaroon ako ng pagkakataon na i-pursue yung fashion design as my course in College of St. Binild in LaSalle, talagang inano ko siya, pinurso ko talaga siya kasi alam ko talaga na ma-enjoy ko talaga siya. And then, nung nagkaroon ako ng pagkakataon na pumunta dito sa Amerika para magtapos ng master's degree, pinush ko rin talaga siya kasi I really love it. And until now, yun pa rin talaga yung industry ko and I'm still loving everything about it. Alam niyo po, nakita ko po si, nakita ko tong si Veejay na
nag-progress sa fashion industry. Kasi natatandaan ko, bagets-bagets pa talaga yan. Nakakasama ko na yan, no? Pero nung BJ, nung younger ka, no? I'm sure may pinagdaanan ka rin mga struggles. Meron ka bang maikwentong struggle na pinagdaanan mo? Yes. Madami. Tito Kata, actually, kumbaga parang yung buhay ko nga, ano, parang may pagkamaala-ala mo kaya, in a way. But, you know, I'm still doing my best to have a great life para by the time siguro, let's say when I'm 50 or 60, plano ko talaga to launch a book. Alam mo yun, yung parang your memories, your struggles, your success, para at least makapag-inspire tayo ng mga tao. So going back to your question, Tito Kata, ang pinaka-struggle siguro na pinagdaanan ko is nung namatay yung daddy ko. Kasi my dad, he was a lawyer, and kumbaga part ng trabaho niya talaga is yung danger na kapag meron kang mga cases na very sensitive. So yun yung nangyari sa kanya, and it just happened na, alam mo yon, na parang because of that, ano siya, kumbaga parang may nangyaring hindi maganda, and nung nangyari na nga yon, talagang bottom, when you say bottom, yung talagang nag-struggle talaga, not only me, pati yung entire family, na to the point na talagang lumipat kami sa from a house, lumipat kami sa isang kwarto na talagang wala kaming kama. Alam mo yung natutulog talaga kami sa sahig. Tapos wala kaming sala, wala kaming dining room, na parang meron lang kaming table na sineset up kapag kakain. Tapos pagkatapos namin kumain, tutupi. Kailangan na siya ligpit, itutupi. Kasi nga, ang lit-lit lang ng kwarto. Tapos yung refrigerator namin nasa labas ng kwarto na may kandado. Tali lang, oo. Para kami lang yung may access na kukuha ng pagkain sa loob. And yun yung panahon talaga na parang it made our family stronger. Kasi you need to deal it as a family, yeah. So talagang mahirap, pero looking back at that time, kumbaga nakaka-proud din na yung mga pinagdaanan namin is na-overcome namin. Kaya talagang kung meron nanonood ngayon na nag-undergo ng the same struggle, ang masasabi ko lang talaga is just hold tight. Kasi, laban lang sa life. Oo, kasi lahat ng pagsubok, kaya nga tinawag na pagsubok yan eh. Kasi ibig sabihin, parte yan ng buhay para maging mas matatag ka pa. Diba? Huwag kang mag-give up kasi that, sabi nga nila, ang life parang roller coaster, diba? Minsan nasa baba ka, you'll be at your low, pero darating at panahon talaga na tataas ka pa rin talaga. And look where you are now. Diba? Thank you. You're living your dream in Los Angeles. BJ, Nako, ito naman ang isa ko pang kaka-proud sa'yo. Kasi ining-ining ko po talaga ito na nasa Pilipinas pa yan. Oo. You were part of Project Runway season. Yung medyo matagal na rin yung last season, di ba? So, yung mga nanonood sa atin, baka hindi na nga alam kung ano yung Project Runway Philippines, no? Magkwento ka naman, BJ, experience mo doon sa Project Runway Philippines. So, Project Runway Philippines, it's a reality design competition. Kumbaga kung may America's Next Top Model, RuPaul Drag Race, kumbaga Project Runway is for fashion designers. So, nung sumali talaga ako, ano yun, isa talaga siya sa pinaka parang best decision of my life kasi nabigyan talaga ako ng break to show the people what I can do. Eh, nakadurong talaga siya sa career. Kumbaga parang ano siya, ang reality competition kasi talaga, it's a stepping stone. For people. It's a stepping stone for people na kung gusto mong mas may marating ka pa or gusto mo na makita ng mga tao kung anong kaya mong gawin. So, yun yung ginawa ko. Eh, nakatulong talaga siya ng bongga sa career ko. Kaya I'm really happy na ginawa ko talaga siya. Alam niyo po, nasa top 3 po yan. Yes. Ng Project Runway Philippines Season 1. Kaya talagang nakaka-proud na kilala ko na si Veejay noon. Okay? Tapos Veejay, naging part ka rin ng Philippine Fashion Week. Even before na sumali ka ng Project Runway, di ba, nagpa-participate ka sa Philippine Fashion Week. Anong memorable mong memory
Well, experience sa Philippine I passion. know. I think, you know what, Tito Kata, going back to that question, it always gives me great memories. Kasi Philippine Fashion Week kasi talaga, especially during my time na nagsisimula pa lang ako, kapag nakapag-show ka sa Philippine Fashion Week, ibig sabihin, you made it. Alam mo yun, may ganong ano talaga, na parang, oh my God, you're a designer now. Kasi nakapag-show ko sa Philippine Fashion Week. And I remember, ang first encounter ko sa Philippine Fashion Week was nasa backstage ako, Alex Pigao. Alex Pigao show. Oy, Alex. Bit ako ni Alex Pigao. Student pa lang ako nun sa Binil. Tapos nasa backstage talaga ako. Alam mo yung kumbaga, para I was so overwhelmed na talagang nakikita ko yung mga models, nag-meeting, yung friends. Yes, busy. Nakikita ko yung mga designers, yung mga damit na nasa rack nila. And then sabi ko talaga sa sarili ko na parang, this is what I want to do. Sabi ko, dapat darating ang panahon talaga na makapag-fashion week ako talaga. And dumating yung pagkakataon na yun talaga na na-invite ako by our very own Direk Joey Espino. Na talaga na-receive ko yung text talaga na yon from them. Like, nalala ko talaga, nasa jeep ako, Tito Kata. Like, nasa jeep ako nung na-receive ko yung text na invited ako for Philippine Fashion Week. Talagang, like I said, I'm so happy. Like, it gives a smile on my face. Sa kasi, isang bagets, no? Katulad. I know. Yung parang, kumbaga, sobrang like, nobody knows kung sino si Veejay Floresca, pero talagang nagpapasalamat ako na talagang may mga tao na talagang sumusuporta sa mga young talents like you, Tito Kata, Direk Joey Espino. So my very first collection, yun yung pinaka unforgettable for me kasi yun yung very first talaga. Sa akin so, ba yun? Ayun, Veejay, talagang show ko ba yun? Ako ba yung director ng first? I think, Tito Kata, ikaw yung second. Ah, okay. Ikaw yung second ko. Yung Luxware, it's my second. Yes, ko. Yes. Yung first ko, si ano yata. Yes. Mm-hmm. Ayun, Veejay, naging part ka rin ng Manila Fashion Festival, no? Another, it's another fashion, parang fashion week din na event dito sa Pilipinas. Ano naman yung pinaka, hindi mo malilimutan sa MF? Manila Fashion Festival naman is very different from Philippine Fashion Week. Mm-hmm. And ang pinaka hindi ko makakalimutan sa Manila Fashion Festival is that knowing the fact na parang nandito na ako based sa America noon eh, nung nagma-Manila Fashion Festival, binigyan pa rin talaga nila ako ng opportunity to showcase my work. Kasi kumbaga parang, kumbaga, technically, they can always give it to other designers na nandito sa Philippines, diba? Pero they still gave me that opportunity. Kaya ako mga very thankful pa rin talaga ako with them. Kasi kahit paano, hindi nila ako nakalimutan. Oo nga, nun. Magandang showcase din sa'yo yung video kasi nasa Amerika ka nun. At least hindi ka makakalimutan dito, di ba? Exactly. Oo. Kasi Veejay, nandyan ka na nga sa LA. You're living your dream as a fashion designer there, no? Kumusta ang pamumuhay dyan? Kumusta ang iyong the business of fashion? Okay. Ang masasabi ko lang is, it's very, very challenging. Okay? When you say it's very, very challenging, kasi number one, I'm not saying na mas madali ang pagiging designer sa Pilipinas or pagiging designer sa Amerika. Pero kasi I've experienced both eh. Kumbaga, I've lived my life as a designer in the Philippines and at the same time, andito ako ngayon sa Amerika as a designer. And going back to your question, Tito Kata, sa Amerika kasi, if you're a designer, parang ikaw lahat. Not really parang. I mean, ikaw lahat. Alam mo yun? Mahal labor. Oo. Ikaw ang designer. Ikaw ang magkakat ng tela. Ikaw ang mananahin ng tela. Ikaw ang magpapak. Ikaw ang magsiship. Oo nga. Pa nga, ikaw pa ang magmo-model ng product mo na ipopost mo sa Instagram. Nakikita ko yan. Nakikita ko yan. So, kumbaga, parang it's literally a business run by one person. Unlike in the Philippines kasi, kumbaga, ang resources kasi natin, mas madami. Kumbaga, pwede ka pumuntang Kamuning, maraming mananahe. Pwede ka kumausap ng friend mong stylist, ang daming mga aspiring models na pwede mag-model sa'yo, or aspiring photographer na pwedeng mag
collaborate sa inyo. And here in the US, medyo challenging kasi very competitive kasi dito sa US eh. Imagine mo lahat ng mga talented designers sa iba't ibang bansa, pumupunta talaga dito to, alam mo yun, to have a name. So medyo challenging. But at the end of the day, kumbaga ito yung pinili kong buhay. And masaya naman. Kumbaga, I mean, I'm sure. I'm sure, Veejay. Oo, kumbaga the business is doing... Bukod sa business, I'm sure masaya din ang love. Yes. Kumbaga, diba? Isa naman, Tito Kata, ikaw naman yung nakapagsabi niyan. Kumbaga, dito naman sa Amerika talaga, if you're a trans woman like me, mm-hmm, iba rin ang buhay dito compared sa buhay sa Pilipinas. Kasi dito kasi, Tito Kata, kapag trans woman ka, meron kang karapatan eh. Kumbaga, meron kang karapatan equal kung ano ka man, bakla, tomboy, diretso, or hindi diretso. Pantay-pantay kayo eh. Like, you know, pwede mo papalitan yung gender marker mo sa ID. Yung talaga? Passport. Pwede na ba? Yes. Pag tinignan mo yung ID ko, nakalagay talaga female. Tito Kata, di ba American citizen na ako? Pag nakita mo yung passport ko, female. So parang when I travel, hindi na ako ma-feel endangered na parang pag nakita ng consul or ng, you know, ng immigration officer na bakit male tapos mukhang babae, di ba? Kasi match na yung passport at saka yung sarili ko, di ba? Unlike sa gender Philippines, identity mo. Oo. Unlike sa Philippines kasi medyo matagal pa siguro, but you know, baby steps, and I hope na darating yung panahon talaga na magiging progressive din. Buti na lang tolerant ang society natin, pero hindi pa talaga wala pa talaga. Oo. Ang Filipinos kasi, we're very accepting, but we have reservations. Alam mo yon, kumbaga laging may kaduktong na but. Like, I love you but, or I support you but. Pero kasi naniniwala kasi ako talaga na parang true love is accepting everything without reservations eh, 'di ba? Kasi mahal mo nga yung tao eh. So ibig sabihin, dapat maging masaya ka sa taong mahal mo. At masaya din ako para sa iyo. Tuwing nakikita ko yung pictures, nako, nakakatuwa. At kung makikita mo lang yung ngiti ko pag nakikita ko. Kasi nakita ko yung si Veejay, bagets na bagets pa. Tapos na yun. Maganda na yung ganyan sa ano niya sa LA. Anyway, Veejay, nag-transition yung fashion mo eh. From what I saw here in the Philippines and what you have now. Ano ba masasabi mong Veejay Floresca line? Ang Veejay Floresca line, it's always modern, wearable, and at the same time, may something sexy, pero hindi yung over the top sexy. But I see my, like, when I design something, I always imagine myself, am I gonna wear this? I always imagine, like, kung iniisip na parang, sino yung magsusuot nito? And I like kung nakikita na parang, a Veejay Floresca line is a Veejay Floresca woman na meron siyang trabaho, mahilig siya sa art, mahilig siya sa something sexy, pero not to the point na parang nakalabas na lahat. And at the same time, it's always medyo edgy and romantic. So there's always that clashing of romantic and edgy. Parang ako, alam mo yun, kumbaga parang I understand being a woman and at the same time, I used to be a man. So kumbaga parang, alam mo yun, kumbaga parang na ini-inject ko yung self ko at saka yung personality ko in what I do. Sa gawa mo. Oo, and I think that what makes me special, di ba? Oo, you're different, di ba? Veejay, matanong lang kita kasi settled ka na dyan eh. Maganda na ano mo dyan, takbo ng ano. Ano ba ang future plans mo sa fashion industry dyan? Especially dyan. Ayan. Tingin tita ko ta. Well, ang plan ko talaga is number one, I really want to join another competition dito sa Amerika. And tito ko ta, trust me, I've been auditioning a lot sa Project Runway US, Next in Fashion, making the cut. And like you said, very competitive talaga Tito Kata, di ba? So, last year, when I got my citizenship, parang mas naging confident ako na, okay, American citizen na ako. So, dati kasi green card lang eh. Baka feeling ko, they prefer Americans. Applicants. Hindi. Bakit may nakapasok na Pinoy? I remember. Ayun nga eh. So, parang feeling ko lang siguro baka nagmamatter or whatever. But now that I'm already American, kumbaga parang feeling ko medyo mas malaki na siguro yung parang opportunity ko to, you know, be part of the finalists. So, join lang ng join. This is one of my plans. And at the same time, Tito Kata, talagang I want to focus with what I do now is yung sustainability. Like, if you're going to look at it, kumbaga ang dami kong mga pieces na ginagawa that show na parang instead of creating brand new piece,
Mm-hmm. Parang why not recreate something na nagawa na and inject your own identity. Kasi Tito Kata, aminin natin, isa sa pinakamalaking garbage sa ano is fashion. Contributor. Textile waste talaga. So parang, and it's real. Like, kaya nga may climate change. So kumaga parang as a fashion designer, tinatanong ko yung sarili ko, ano yung kailangan kong gawin to help solve this problem? And so yun yung nakita ko na parang, okay, maybe instead of gumawa ng bago, kumuha na lang ng mga nagawa. I-upcycle na lang, di ba? So yun. And I love it. And you know, like, na-enjoy ko talaga siya. Like, for example, di ba, panakita mo yung design ko sa likod. It's a men's blazer. Ginupit ko yung likod. And now, it can be worn by a man and a woman. Di ba? So, Ayan. Tama. Uy, teka. Veejay, siyempre, nasasabi mo yung sustainability, future plans mo. Siyempre, nakwento ko naman sa'yo before tayo nag-record na nanonood sa akin 14 to 25. Oo. I'm sure may nag-idolize kasi I'm sure iba dyan, nakita ka pa dito nung nandito ka pa tsaka na ano yung pangalan mo dahil nga nagpa-participate ka naman even doon sa aking virtual, 'di ba? Nandun ka rin, mm-hmm. 'di ba? Anong advice ang pwede mo maibigay sa kanila? Yung mga bagets na gustong tumulad kay Veejay Floresca. Okay. Well, number one is mag-aral ng mabuti. Okay? Kumbaga parang, I really want to, gusto ko talagang sabihin talaga na importante pa rin talaga na may natapos or importante pa rin talaga na meron kang education. Kasi sa Philippines kasi talaga, nagmamatter talaga siya. You know? Kumbaga parang talaga, bago ka magkaroon ng trabaho, you need graduate to muna. Oo, kailangan graduate ka muna. Ang weird nga dito, katakal dito sa Amerika, you can, pwede ka magkaroon ng trabaho kahit hindi ka college graduate. Alig sa Pilipinas, magkatrabaho ka lang sa McDonald's or Jollibee, dapat college graduate ka. So, you're in the Philippines, kumbaga parang ganun talaga. That's what life, kailangan mo talagang, you need to go with the flow. So, that's the number one. Second is, kailangan mo talagang i-push kung ano yung passion mo sa buhay. Okay? Kung ano yung mahal mo, kung ano yung na-enjoy mong ginagawa. Kasi yun yung magiging ticket mo to become successful. Kasi, trust me, I'm sure maraming beses mo nang narinig na parang na sinasabi ng mga successful people na kung ano yung gusto mong ginagawa or yung ine-enjoy mo, yun yung magiging magandang trabaho. But yun talagang reality. Kasi may mga tao na parang they earn a lot of money, meron talaga silang successful jobs, pero pag tinanong mo sila, hindi sila masaya kasi hindi nila gusto yung ginagawa talaga nila. Correct. In your case, hanggat maaga, meron kang opportunity to continue doing what you love. So yun yung kung mahilig ka magluto or mahilig ka maganyan, then you know, be a chef. Kung mahilig ka manahe, you're very creative, then be a designer. Kung mahilig ka mag-alaga ng tao, you're into service, pwede ka mag-nurse. Pero don't get an industry na malaki ang sweldo tapos hindi mo naman kasi mababurnout ka talaga. Hindi ka masaya. Yung mental health, di ba? Mental health is important as physical health. So, especially nowadays, no? Exactly. Ang dami-dami mong pera, by the time naman na parang ano ka, stress ka. So, wala rin, mauubos din yung pera mo. Kasi, you know, kumbaga, hindi mo inalagaan yung mental health and yung physical health mo. So, yun. And lastly, okay, last, very, very important talaga tong advice na talaga to, is you need to be kind. Mm-hmm. Kasi sometimes kasi people tend to disregard kung ano yung importansya ng pagiging mabait. Kasi kapag naging mabait ka, good karma yan eh. Alam mo yun? Mas maraming mas gustong makipagtrabaho sa taong mabait kaysa sa taong magaling na mayabang at masamang ugali. So, di ba Tito Kata, alam mo yan, especially sa industry natin. Kaya dapat talaga kahit anong mangyari, be humble, maging mabait, at saka tumulong sa kapwa. Veejay, nirepresent mo ang Philippines sa Miss Transtar International. Mm-hmm. Alam mo ba, part na siya ngayon ng Miss International Queen Philippines? Yes. One of the titles na siya. Mm-hmm. Kwento ko naman, how was it? Okay.
So I'm glad that I am the last. I am the last independent Miss International Queen. And actually, Tito Kata, kinausap ko talaga yung producer ng MIQ and I told them talaga na parang bakit pwede siyang, alam mo yun, sabi ko talaga, bakit walang local pageant sa Philippines? Kasi sa akin kasi, Tito Kata, personally talaga ako nag-apply eh. At saka nakikita ko yung preparations mo. Oo, personal ako nag-apply. So parang nung nandun ako talaga, pinush ko talaga na sabi ko, kailangan magkaroon ng local pageant sa Philippines. Kasi sabi ko, napakadaming magaganda at, you know, matalino at accomplished na trans na pwede mag-represent ng Philippines. So Tito Kata, it's really, ano, kumbaga parang ginawa ko talaga siya, not for my career or for anything else, but ginawa ko talaga for siya yourself. For myself. Yes. Kasi I remember talaga nung bata pa talaga ako, talagang, I'm a fan of Miss Universe. I'm a fan of beauty pageant. Di ba nga, alam mo ba, Veejay? Nakita kita sa TikTok kanina. Kasi pinag-usapan yung Miss Transstar na kinukuha na ng na-part na siya ng MIQ. Tapos nilabas nila doon, Veejay Floresca was the last representative. Tapos nilagay pa doon yung, alam mo yung nagtatalon kayo ng Kevin. Yes! Aha! So can you imagine that na parang from a fan to be able to wear the Philippine sash across my heart? Kumbaga parang it's a 180 degree, 'di ba? Na parang talagang kapag meron ka talagang gustong gawin sa buhay, magagawa mo talaga siya. And Tito Kata, ang saya kasi I was able to meet my fellow trans women, na pag-usapan namin yung mga struggles ng mga trans sa kanya-kanyang bansa, na pag-usapan namin yung ano yung pwede namin mag-contribute sa bawat isa. Kumbaga para talaga siyang field trip. Alam mo yon with every girl around the world. Sa Spain. Sa Spain, yes, diba? Sa Spain. It's ang first time ko mag-Euro. Hindi naman para first time kasi nakapag-London na ako before. Pero first time ko in Spain, Tito Kata, ang sarap ng pagkain. At saka alam mo pa, Tito Kata, na ang mga Spanyol, very loving pala sila sa mga Filipinos. Kasi nga, di ba? Kasi nga, na-under tie sa kanila. So, para kapag Filipino ka, there's that connection already na talagang ano. At saka so, doon, feeling mo talagang part ka ng ano nila kasi accepting sila sa Pilipinas. Yes. Diba? Yes, Ito Kata. And talagang ano, ang saya. Sa, nung rehearsal, nung first time namin mag-rehearsal, nai-introduce yung sarili, naiyak ako talaga. Alam mo yun? Kasi nga, yung parang yung sinigaw ko talaga na parang Veejay Floresca, Philippines. Parang, oh my God, like, who would have thought na, na magagawa ko siya, di ba? Tsaka di ba dati talagang big fan yan si Veejay ng pageant? Super! Even until now! I will be forever. Diba? Paglaro na pag dyan sa Amerika ginagawa ang, di ba, miss you. Anyway, Veejay, nami-miss ka namin. Definitely, yung iyong personality, very, very approachable. Tsaka, mabait po talaga yan. Ngayon, ano naman ang mensahe mo sa iyong mga pamilya, mga kaibigan na nandito pa kami? Anong pwede mong message na ma-impart sa amin? Well, ang message ko lang is, actually Dito Kata, to tell you honestly, ang dami kong mga friends na nasa Philippines na parang minimessage ako, tinatanong ako kung anong ginawa ko, kung bakit ako nandirito. So, ibig sabihin, meron silang plans to kind of, to also like try being here in the UN. Ang masasabi ko lang is, message siya lang ako, I'm happy to share and tell you the process. Kasi madali lang, I wouldn't say na madaling-madaling-madali, pero kung nagawa ko, kaya mong gawin. Like for example, si Kay Morales. Di ba, Bessie Besana, di ba? Parang ang dami na rin mga designers talaga na gustong itry. Kasi ang lagi kong sinasabi sa mga kaibigan ko is, kumbaga parang ang Philippines kasi very accepting ang mga Pilipino eh. So kumbaga kapag dumating yung point na pagdating mo dito, hindi nag-work, you can always come back. And when you come back, at least nasabi mo sa sarili mo na parang na-try ko. Kasi hindi talaga siya madali. I'm telling you, hindi talaga siya madali. Mahirap talaga. Pero try it. And then if it doesn't work, you can always come back naman sa Philippines. Pero at least na-try mo. So if you have a plan na sa tingin mong gusto mo rin dito or itry dito, message nyo lang ako and I'll be very happy to share. That's Veejay Floresca on Facebook. Yes. Okay. For Instagram. Instagram, meron din. Veejay, salamat. Salamat Dito Kata. I miss you too. Alam and Dito Kata, thank you kasi talagang
kayo talaga yung, alam mo yon, kumbaga, you are one of the people talaga na talagang tumulong sa akin. Like, I would even say talaga na kung wala kayo, yung mga nyora na talagang accomplished directors na nagbigay ng opportunity to, alam mo yon, to help aspiring designers nung panahon na parang ay, hindi pa nga ako kilala or wala pang Veejay Floresca, I will never be the person I am today. Natatawa nga ako sa iyo noon kasi nung nagta-transition ka na, 'di ba? Nagta-transition ka na. Ayaw mo pakita sa akin. Ayaw. Mm-hmm. Sabi ko, nasa si Veejay. Gusto ko makita si Veejay. I know. At saka dito ka tawa, walang pinagbago, ha? As in, ganyan na ganyan ka pa rin. Anong sikreto? Kumbaga, forever young. In fairness. Naku, naman Veejay, kailangan masaya lang tayo palagi. You know? Totoo yan kasi, talaga. Diyos ko, eto na nga, may mga ganyan na nga. Eh. So, kailangan na rin natin, you know, positive outlook lang. Maging, kami sinabi mo kanina, maging mabait. Diba? So, Veejay, thank you. Always take care. And I hope to see you when I go to Los Angeles. Yes. May plano kasi mag-show dyan. So, I yes. Pick-upin kita sa airport. Dito ka ta. Basta. Okay. In-work kita pag nandyan ako. Okay. Salamat.